Good evening sa inyong lahat. Naririto muli ako, ang inyong lingkod, Dorothy Aragon Pascual, na magbabahagi sa inyo ng mga simple tips para sa darating na Guzman. Alam naman natin na ngayong panahon na to, dahil sa pandemic, masyado rin tayong naapektuhan. So, papasok pa yung ghost month, kaya may mga bagay na kailangan natin iwasan at dapat yung malaman. Alam naman natin na ang ghost month, during ghost month, mataas ang hatid ng aksidente, ng bad luck sa negosyo, lahat marami siyang naaabala during the ghost month. So, naririto ako para i-discuss sa inyo, para makatulong din ako kung ano yung aking mga nalalaman, mga gabay para sa ghost month. Okay, ang hungry ghost month ay ang paniniwala ng mga Chinese at ng mga bansang Japan, Thailand, Burma, Pakistan, India, Laos, isama na rin natin ang Pilipinas. Ang hungry ghost o preta in Hinduism ay ang mga kaluluwa na gutom, uhaw at galit. Pagdating ng 7th buwan ng Chinese New Year calendars, ang pinto ng impyerno ay binubuksan. Ang mga kaluluwa, ang ghost o ghost ay pinapalaya para maghanap ng pagkain o maghiganti sa mga taong nakagawa ng hindi maganda sa kanila. Kaya sa panahon ng ghost month, maraming ipinagbabawal katulad ng negosyo, paglalakbay, pagpapakasal, pagbibili ng property. Ipinagbabawal din yung pagpunta sa matataas na lugar, lalong-lalo na rin ang pagsiswimming. Marami namang paraan para makontra natin ang ghost month. Unang-una na ang dasal o ang panalangin. At lalo na kung wala ka namang ginawang masama at positibo ka sa buhay, malaking bagay na layuan ka ng bad spirit. Ngayong 2020, ang Hungry Ghost Month ay magsisimula sa August 19 at magtatapos sa September 16. Ito ang panahon ng ating pag-iingat. Ano-ano ba yung mga dapat natin gawin, mga dapat at hindi dapat gawin during the Hungry Ghost Month? Okay, ang ghost, unang-una, during Ghost Month, bawal tayo mag-hangout late. Lalong-lalo na yung mga umuwi sa gabi or mahilig gumimik sa gabi, iwasan po natin ito. Kasi ang ghost ay malakas at lumalabas sila lalo na sa gabi. Yan ang paborito nilang oras para mamasyal at makihalubilo sa mga tao. Madalas nakikijoin sila or sumusunod sa inyo hanggang pag-uwi ng bahay. Lalo na kung uuwi ka na nag-iisa. And lalo rin natin ipinagbabawal ang pagstay sa labas, lalong-lalo na yung mga buntis at bata. Kasi yan ang paboritong-paborito ng mga ghost. Number two, huwag gumamit ng black na damit. Alam na alam natin na sa pusoy pa lang, ang black nakaka-attract ng negative energy. At the same time, ang black nakaka-attract ng bad spirit. Tayo rin, so, pagka ginagamit natin yun, lalong tumataas yung tendency na ini-invite natin sila na tayo ay sabahan nila. Okay, pinagbabawal din natin ang paggamit ng mga nail polish or cutics na mga dark color or lalong-lalo na yung black. Kasi, maaaring isipin ng ghost na ikaw ay kabilang sa kanila. Remember, di ba yung mga namamatay, once na namatay ang isang tao, nangingitim ang kuko. So, iisipin nila na ikaw ay kabilang sa kanila at maaari ka nilang isama sa pagbalik nila sa kabilang buhay. Okay? Number three, pagka tayo mga Pilipino, masayahin tayo, lalo na pag nag-iisa tayo, madalas na nakikita natin, ginagawa natin na tayo ay mga sumisipol. Lalo na pagka gusto natin palakasin yung loob natin. As much as possible during the ghost month, huwag tayong sumipol sa gabi. Kasi ang sipol, na-attract ang ghost. Akala nila, tinatawag nyo sila. Kaya maaaring lapitan ka nila, and then pag nalapitan ka nila, maaaring kang magkasakit. Okay, tatandaan nyo yun, iwasan nyo muna yung sumipol during the ghost month. Sa umaga, pwede naman, pero lalong-lalo na sa gabi, bawal na bawal. Okay, number four, tayo mga Pilipino, ugali natin na pag naglalaba tayo, ang mga damit na iiwan sa labas.
okay, oh, hindi nga natin sila ilalabas sa hamugan or sa ilalim ng buwan, pero nakalagay din sa mga, halimbawa sa mga car park natin, doon siya inilalagay, nagsasampay tayo. Hanggat maaari, iwasan natin magsampay ng damit sa labas ng bahay. Lalo kung gabi, samsamin ninyo, kunin ninyo, itupinin nyo. Ibukas nyo na lang siya ulit isampay. Kasi yung damit na yan, maaaring isuot ng ghost. At yan, pag sinuot ng ghost, maaari din sila na pumasok sa inyong bahay. Gagamitin nila yung damit na yan at isipin ninyo na yung anak ninyo, since nakita nyo yung damit na yun at yung damit na yun nandun sa labas, isipin nila na pumasok kayo sa loob ng bahay. So, yung damit na yan, pwedeng gamitin ng ghost. Number 5. Okay. Ito madalas nangyayari sa atin. Masyado tayo mga Pilipino, na kapag ka meron sa atin tumawag or kaya may nagtap sa balikat natin, in respect ang ginagawa natin, ano tayo, lumiligon tayo. Okay. Pero, ngayong ghost, lalo na kung ikaw ay nag-iisa, ang gagawin mo kapag lilingon ka, wag ulo lang. Okay? Ang gawin mo, pagka halimbawa parang merong kumalabit sa'yo or nagtap ng balikat mo, pwede kang lumingon pero in turn, kailangan kasama ang buong katawan. Alam naman natin, may mga enerhiya na nanggagaling sa buong katawan na pwede mga negative energy. Kaya kailangan para mapaparating yung katawan, paglilingon ka, buong katawan, huwag mong ulo lang. Okay, tandaan nyo yun. Kasi usually, pag ghost man, nangyayari at nangyayari yan. Okay. And then, number six na tayo, ha. Huwag mag-iwan ng payong na nakabukas sa labas ng bahay, lalo na kung di naman gagamitin. Madalas, ngayon, umuulan sa gabi. Yung basa, iniiwanan natin yung basa nakabukas sa labas ng bahay. So, ang nangyayari, yung payong na yan, ginagawang shelter ng ghost. So, nag-i-stay sila dyan, and then, pagkahalimbawang kinuha mo yan, nag-i-stay sila dyan. Pag ginamit mo yan, nabubulabog mo sila. Ginagamit nila yung payong na yan as i-stayan nila. Kaya, syempre, pagkaganyan na re-disturb natin sila, maaari silang maghalit. Okay? So, kumbaga, number six pa lang yan, ha? And then, number 7, pagka usually ngayon, lalo na sama-sama tayo dahil nga may pandemic, mas madalas na kumpleto tayo sa pamilya, na kumpleto ang pamilya sa loob ng pamilya. May matanda, makulit, merong pilya, may pilyo. So, hanggat maaari, pagkagabi, ngayong ghost man, huwag tayong magkwentuhan ng malakas or sumigaw. Kasi, lalo na sa pakikipag-usap natin, maaring isipin ng maaring ang ghost ay maistorbo natin at magalit sa atin, pwede nila tayong gantihan. Kaya hangga't maari, during the ghost month, huwag tayong sisigaw or huwag natin lalakasan yung boses natin, sandali lang. Sa pakikipag-usap kasi naiistorbo natin sila, akala nila galit. And then, ganun din, pagkahalimbawang gabi, hanggat maaari huwag natin tawagin yung anak natin with her name. Kasi uulitin at uulitin na yan. Halimbawa, lagi mo tinatawag yung anak mo. April, naririnig ng ghost yun. Sa ang ghost, ulit-ulitin nila yan. Pagkahalimbawa nakita ka na nila, or halimbawa nalaman nila kung sino yung April, sa tawagin nila April. So, magtutuloy-tuloy, natawag sila ng tawag doon. Kaya magugulat kayo, bakit may tumatawag? So, hanggat maaari, during the ghost month, huwag natin yung anak natin at night, huwag natin sisigawan at sasabihin yung pangalan niya. Kasi iniisip ng ghost na yun yung gagawin niya rin dun sa anak mo. Okay? And then, syempre, gagantihan nila tayo at magagalit yun. Okay? And then, ito, yung number 8 natin, napaka-strange. Kahit naman hindi ghost month, nangyayari to. Pero ngayong ghost month, for sure, mas lalong tataas yung ganitong klase ng mga paramdam. Okay? Kapag may narinig kayong umiiyak or strange voice na paligid at napansinin nyo, nasa paligid nyo lang, nasa loob ng bahay, or kahit saang lugar, hanggat maaari, huwag nyong pansinin. Kasi, ang ghost, iisipin niya na kinukomfort niya siya.
Ibig sabihin yan, pag kinomport niyo siya, hindi niya na kayo iiwan. Ibig sabihin, pagka bumalik na sila sa other dimension, hindi sila makabalik kasi mag-i-stick sila or mag-i-stick sila sa iyo. Yun yung reason. Kaya hanggat maaari ng pansinin, kapag may naririnig kayo na mga umiiyak or kaya mga yung mga strange voice, hayaan niyo lang sila. Okay? Number 9. Ngayong ghost month, since pandemic naman, hindi naman uso sa atin ngayon yung mga outing. And kaya lang, syempre may mga houses din na may mga swimming pool or kaya may mga houses din na malapit sa ilog or dagat. So sila, malaki yung chance na nakakapag-swimming-swimming sila. As much as possible, hindi naman natin sila babawalan. Pero sa mga younger age natin and older age, paborito kasi ng mga ghost yan or ng mga spirit. So, ang dapat din yung gawin, kung gusto nyo mag-swimming, bantayan nyo yung mga matanda or bata. Or kaya naman, kung gusto nyo mag-swimming, gawin nyo yan sa umaga, huwag sa gabi. Pag tumungtong na yung mga alas 4 or lalo na rin yung alauna, mataas na rin sila. So, iwasan nyo na rin mag-swimming. Kasi ang pag-swimming, ginagawa ng mga spirit, naghahanap sila, lalo na yung mga dagat or mga swimming pool din na may mga namatay. Ibig sabihin niya, naghahanap sila ng makakasama sila or magiging substitute sa kanila dahil namatay sila dahil sa swimming pool or dahil sa tubig. Okay, kaya hanggat maaari, iwasan natin na mag-swimming during ghost month. Tsaka ang tubig, paboritong lugar, dahil malamig yan eh, paboritong lugar ng mga ghost. Okay, number 10. Okay, ang mga bata as much as possible during the ghost month, huwag nating hayaang maglaro sa playground. Yung mga katulad niyan, yung mga nagbabanta, yung mga yaya or yung mga anak natin na naglalaro sa playground, lalong-lalo na pag gumagabi na, ang mga ghost kasi sabik din sila na mag-play. So lalong-lalo na hindi lang naman batanda or malaki yung namamatay, may mga bata din. So, yung mga dead children or mga spirit children na mga naglo-loiter or nagro-rogue, hanap din ng mga batang kalaro yan. Lalo-lalo na yung mga bata, mga anak natin, hindi naman nila alam kung ghost, lalong-lalo na, hindi naman sila aware kung ano yung ghost. Pwedeng makipaglaro sila doon at pag nagustuhan sila ng ghost, maaaring hindi na sila iwan at dalhin na nila. Isama na rin nila kung saan sila pupunta. Okay, maaari silang magkasakit, kaya hanggat maaari, bantayan natin yung mga bata. Kumbaga, iwasan na lang muna maglaro sa playground at saka napakalakit ng aksidente during that time. Kumbaga, pagka mga during ghost month. Okay, number 11. Alam nyo ba na ang buhok o yung ating mga balahibo ay takot ang mga ghost? So, during ghost month, best na wag muna tayong mag-shave, especially yung legs natin. May mga tao talagang mababalbon. So, don't shave your legs, lalo-lalo na kung ikaw ay umuwi ng gabi. Kasi ang mga ghost, ayaw nila ng balahibo, natutusok sila, nasasaktan sila. Kaya, don't shave your legs, okay? Malaking bagay na yun kung halimbawang meron kayong mga balahibo, balbon kayo, kasi nakakatulong yun sa inyo. Okay. Okay, sa mga kwarto naman natin sa bahay natin, madalas lahat naman tayo talagang naka-sleeper pag nasa loob ng bahay. So, doon sa kwarto natin, hangga't maaari, iwasan ninyo yung sinuot niyong tsinelas. Pag-aakit na kayo sa kama, matutulog na. Hangga't maaari, don't point your sleepers sa bed na kaganyan, no? Huwag, kasi ibig sabihin yan, naka-point yan, itinuturo nyo sa ghost na siya ay pumunta rin sa kung saan nandun kayo. Maaari siyang tumabi sa inyong pagtulog. Imagine, tama bang meron tayong katabing ghost sa gabi? Di ba hindi? Kasi syempre, malamig. Malamig pag meron kang katabing ghost at saka maaari may mangyari hindi maganda sa'yo. Okay. Number 13. Okay. Number 13, ang topic is all about yung iwasan sumandal sa wall. Okay, tandaan nyo ha, ganito. Ang wall ay malamig. Paboritong paborito yan ng mga ghost na sandalan.
Ngayon, kung ikaw, halimbawa, hindi mo naman alam yung lugar, at saka lalo na yung lugar na alam mo naman na hindi naman lang pinupuntahan ng mga tao, tapos ikaw sumandal ka dyan, maaaring ang ghost ay nandyan din. So, sa pagsandal mo, madadaanan mo siya or masasagi mo siya. Siyempre, ang ghost magagalit. At higit sa lahat, may mga instances pa nga, meron tayo mga narinig na mga kwento ng ibang mga customer na lalong-lalo na yung mga natutulog sa sahig dahil ang sandala na nila, yung wall nila. So, meron tayong isang instances na nangyari, na na-experience or narinig na sumandal siya. And then, the following day, ay wala siyang kaalam-alam, para siyang nasapian. Ang dami niyang mga movements na mga hindi naman niya ginagawa dati. Okay, katulad ng pagpunta sa pagkuha ng isang bagay or kaya naman pagiging bugnutin. Kasi maaaring ang spirito or ang ghost ay sumapi or sumama sa iyo. Okay, kaya pilitin nyo na huwag kayong sumandal sa mga walls, lalong-lalo na kung yung lugar na yun ay hindi palaging napupuntahan. Siyempre, pagka ano, nag-i-stay din sila doon. Okay? Number 14. Okay, tayo, lalong-lalo na ang mga Pilipino, uso-uso ngayon yung TikTok, uso-uso yung selfie. So, hanggat maaari, ngayong ghost man, iwasan natin magpa-picture, mag-take ng picture, lalong-lalo na sa mga lugar na minsan walang pinuntahan, and then nag-selfie ka, or kaya naman, halimbawa yung family member, nag-picture kayo sa gabi, maaari kasi may sumama sa inyo sa pag-picture. And then, remember, ang meron, ang camera, meron siyang machine na hindi natin alam, hindi ko ma-explain kung ano yun, na nakaka-capture siya ng mga ghosts. Pero kung ikaw ay ghost lover, gusto mo talagang makakita, di gawin mo yon, mag-picture ka sa isang abandonadong lugar, for sure may makukuha at makukuha kang picture ng ghost. Okay? Okay, number 15. Okay, don't kill rare insect katulad ng butterflies, moths, grasshopper, lalo na nang pumasok sa loob ng bahay mo. Kasi bihira yan eh. Bakit pa may papasok na mga ganong klaseng insect sa bahay? Alam niyo ba na ang insect na yan, maaaring isa yan, maaaring may espiritu na pumasok dyan. And then, na mga loved ones ninyo, espiritu ng loved ones ninyo, na bumibisita sa bahay ninyo. Katulad yan, halimbawa, the whole ghost man, nandun yung paru-parong yan, or kaya yung grasshopper na yan. Kasi, yung mga spirit, gusto rin naman nilang makasama kayo. So, pwedeng yung mga insect na yan, nandiyan sila, pumasok sila dyan. Kaya hanggat maaari, huwag nyo na lang silang patayin or kaya saktan. Okay? Kasi, syempre, kung loved ones natin yung nandun sa spirit na yun, dumalaw na nga sila eh. Diba? Kaya, gawin natin, huwag natin yung rare insect na yan, huwag nyo nang galawin. Okay? Number 16, maraming nagtatanong about sa ghost man paglipat ng bahay. Hindi natin sila pinag-iingatan kasi based on my experience and sa kwento ng mga customer natin na nakita talaga nila na pagka lumipat ka during the ghost man, nagiging malas. Kasi ang ghost, minsan may mga bad ghost or bad spirit na sumasama sa inyo. Tapos ngayon, pag sumama na siya sa inyo, magugulat na lang siya, hindi na siya makabalik sa pinanggalingan niya kasi naligaw na rin siya. Samantalang kailangan niyang bumalik, so ang gagawin niya, magagalit siya. So magdadala siya ng bad luck sa buong pamilya. Mali siya manira ng gamit kasi hindi na siya makabalik kasi nga nakasama siya. Yun naman yung isang kwento na narinig natin na pwedeng mangyari. Okay? Kaya don't move kapag halimbawa, don't move house to a new house kapag ghost man. Okay, kasi may mga sumasamang spirit yan. Okay, number 17. During the ghost month, ipinapayo namin, lalong-lalo na yung may mga negosyong construction or mga bahay na pinapagawa or gusto nyo palang mag-start ng renovation, kung maaari, huwag ipagpaliban na po muna natin. Kasi ang ghost, minsan lang sila lumabas. Kumbaga, binigyan sila ng chance to roam the earth. Ang nangyayari,
naiistorbo din naman sila sa ingay ng mga pukpukan. So, kaya mapapansin ninyo during Ghost Month, sa mga construction site or sa bahay ng mga pinagagawa, or kahit saan, na basta maingay ang nangyayari talaga, nagkakaroon ng mga aksidente. Kasi, yun ang ganti ng ghost dahil naiistorbo sila. Kaya gat maaari, iwasan natin. Lalong-lalo na on September 2, yun yung pinaka-hungry ghost, iwasan po natin na magkaroon ng pukpukan at saka ng mga, halimbawa, ng construction or ingay. Hanggat maaari sa Ghost Month, mag-offer po kayo ng incense sa site or sa lugar kung saan kayo nagpaparenovate. And hanggat maaari din po kung pwede kayo mag-offer ng food para naman hindi nila kayo pansinin at doon na lang sila mag-attention sa food na in-offer ninyo. And also, during the Ghost Month, huwag kayo magpaabot ng gabi. Hanggat maaari, alas 4, alas 5, stop na. Huwag na munang overtime. Kasi yung overtime na yan, baka mas malaki pa yung bayaran nyo kung magkaroon kayo ng aberya, lalong-lalo na sa accidente part. Okay? So, stop. Stop muna. Kumbaga sa yung renovation, hindi siya advisable during the Ghost Month. Number 18. Okay. Sa bahay natin, madalas nangyayari ito. Siyempre, lalong-lalo na sa madaling araw, nagigising tayo. As much as possible, kung gusto natin silipin yung mga anak natin, kumatok po tayo. Or kaya naman, kung papasok tayo sa banyo, kumatok tayo. Katok lang. Para lang mas, kasi para malaman nila na tayo ay papasok. Kasi, pag pumasok tayo, kung hindi tayo kakatok, ang ghost, nandun, hindi sila tatabi. So, ang tendency, kung hindi ka kakatok, pag nasagi mo sila, magagalit sila. So, ang magiging effect yan sa inyo, magaganti sila. Kumbaga, parang parurusahan nila tayo. Kaya as much as possible, kumatok po tayo. Basta may pinto at gusto nyo pumasok, kumatok kayo. Nasa hotel man kayo, nasa bahay din nyo, o kahit saang lugar at kakapupunta kayo at, at may pinto at gusto nyo pumasok, kumatok po kayo. Okay? Okay, number 19. Maraming ang gustong magpakasal during the month of August and September. Kasi syempre yung mga panahon na yan, kaya nila gustong magpakasal dahil unang-una malabi ng panahon. And then para nandun siya sa middle kasi nga naman soon is papasko na. Pero alam niyo ba na during Ghost Month, hindi advisable ang magpakasal. Kasi maaari magkaroon ng bad ending ang mag-asawa na magpapakasal during the Ghost Month. Okay? Maaari nyo kasi maimbitahan yung spirit sa inyong kasal. Isa pa yung dahilan. Tapos doon, ngayon ba, may event kayo. Maaari silang mag-join. Tapos doon, ngayon, maaari silang lumikha ng kaguluhan. Kaya as much as possible, iwasan po natin na gawin yung ganyang klaseng event during the Ghost Month. Okay. Number 20, huwag hayaang nakabukas ang pinto, lalong-lalo na yung main door. Kasi iisipin ng ghost, ay ng ghost, na iniimbitahan niyo siya na pumasok sa inyong tahanan, na parang napaka-welcome niya. So as much as possible, kung wala naman kayo yung pinto ninyo, wala kayong isang door pa na katulad ng screen door, hanggat maaari po, isara niyo na lang kung wala kayong screen door. Basta ang importante, during the Ghost Month, nakasara po ang inyong pintuan. Okay? Para po hindi ninyo ma-invite ang mga ghost na pumasok sa inyong tahanan. Number 21. Okay. Hanggat maaari, minsan may mga tao talagang hindi naniniwala sa effect ng mirror. So, hayaan na lang natin yung mga ganon. Pero during the Ghost Month, hanggat maaari po, huwag natin hayaan na yung ating salamin nasa paana ng higaan natin. Kasi lalo na sa panahon ng Ghost Month, kasi ang mirror can trap souls. Pwede niyang matrap yung souls mo. Pwede kang managinip or umalis yung spirit mo or yung kaluluwa mo. Ngayon, ang nakakatakot dun kasi baka mamaya mahirapan kang makabalik sa katawan mo. Yun eh. Kaya nga ina-avoid natin na meron kang mirror sa paanan mo. Okay? Number 22. Iwasan pumunta sa mga, during Ghost Month, iwasan pumunta sa mga funeral or bumisita sa may sakit. Lalo na kung meron tayong mga kamag-anak na may sakit, maaari
maaari kasing may sumama sa iyong kaluluwa na dumalaw at maging dahilan ng paghihirap or wala yung pasyente na yung sakit niya lalong lumala. Kaya hanggat maaari, huwag na tayong masyadong magbibisita sa mga may sakit. Tsaka maaari din tayo magkamahawa sa kanila kasi nga weak ang energy during the ghost month. Kumbaga, ano, and then at the same time, during the ghost month, huwag tayong magpa-opera. Kasi maaari hindi maging successful ang operasyon dahil sa pang-aabala yun ng para may makasama lang siya. Yun yung reason kaya ayaw natin na ina-avoid natin ang mga surgery during the ghost month. Okay? And also, number 23, don't comb your hair in the middle of the night. Kasi during ghost month, sabi raw, katulad din daw yan ng effect ng cutting ng nagbabalat ng apple. Na yung nagbabalat ng apple at saka nagsusuklay sa harap ng salamin, lalo na yung midnight, maaari mo raw kasing makita at masaksihan yung pagkamatay mo. Hindi naman tama yun. Diba? Kasi kumbaga parang hayaan na lang natin kung ano man yung magiging ending natin. Huwag na natin tignan ng advance, okay? Okay, number 24. May mga offering during the ghost month. During the ghost month, kailangan kung meron kang nakitang may mga Chinese din na mga nakatira din dito, may mga Japanese dito sa Pilipinas, masyado ng maraming iba't ibang lahi na nakatira dito sa Pilipinas. So, kapag nakakita tayo ng mga offering sa labas ng bahay o ng negosyo, hanggat maaari, igalang natin yung mga offering nila, yung food nila, yung joss stick nila, kumbaga ano, huwag nyo silang sipain or pagtawanan kasi maaaring magiganti, magalit ang ghost at magiganti sa inyo kasi para sa kanila yun eh. We need to give respect sa mga offering na nakalabas sa mga bahay or mga businesses or sa alsada. Okay? Yeah, respetuhin natin yun. Number 25. Okay. During the ghost month, don't make funny jokes or magko-comment ka sa mga display sa altar, di ba? Yun nga, yung katulad kanina na sinipa mo, ganun, respetuhin mo. Kasi na-offend yung mga ghosts eh. Kung maaari ang gawin ninyo, mag-apologize kayo. Tatanungin, ma'am, paano ko nagawa ko po yun? Ang gawin nyo lang po, mag-apologize po kayo. Kung meron kayong liligpitin, nag-offer kayo or nasabi ninyo, apologize lang. Humingi kayo ng ano, ng tawad. Kasi naririnig naman nila yun. Para hindi na sila gumante. Okay? Say excuse kung dadaan kayo, kung halimbawang kailangan nyo talagang humakbang doon sa offering nila. Mag-excuse lang kayo, maiintindihan naman nila yun. Okay? Okay, number 26, okay. Alam nyo ba na ang forehead natin meron tinatawag na power dito? Okay, hanggat maaari, during the ghost month, uso yung bangs. Pero sa ghost month, pilitin natin na hawiin natin ang mga buhok natin. Hayaan natin na makita ang noo natin. Okay, don't cover up your forehead at night. Lalo na sa gabi ha, kasi ang mangyayari niyan, ang noo kasi may powerful yang energy na tumutuboy ng mga bad spirit. Okay, so huwag niyong takpan. Kumbaga, hayaan nyo naka-open yan. Lalong-lalo na sa gabi at umuwi ka ng gabi para itulak, mapalayo ang mga bad spirit. Okay? Number 27. Kapag ka, syempre, may mga tao isinilang talaga na nakakaramdam, nakakakita ng ghost. Ngayong ghost man, kung meron kang nakita na ghost, ang gawin mo na lang, mag-pretend ka na lang na hindi mo siya nakita. Kasi pag alaman nilang nakita mo siya, maaari kanyang sundan or mas lalo kanyang takutin. Okay? Kaya hanggat maaari, wag ninyong hayaan na ano na naalam nila na nakita nyo siya. Okay? Wag nyo iparamdam sa kanya na nakita nyo siya. And then also, during the ghost month, kung may naaamoy kayong kakaiba, amoy bulaklak, amoy bulok, amoy masangsang, basta amoy mabaho, yun. Kumbaga, pag meron kayo naaamoy na gano'n, na hindi naman siya common or natural na lagi na naaamoy nyo sa bahay, lalo na naglalagay kayo ng perfume, pero still nandyan pa rin yung amoy, ibig sabihin nun, merong bumibisita sa inyo. Kaya hanggat maaari, huwag nyo nalang pansinin. Okay? Kasi pag pinansin nyo yun, syempre ang epekulit niyan, yung ghost, magpapapansin din sa inyo.
Okay? Kaya huwag niyo na lang pansinin pag meron kayong mga naamoy na mga kakaibang amoy, bulaklak and whatever. Okay? Number 29. Okay. Sa during the ghost month, marami talaga din nang gumagawa, including the Philippines or the Filipinos, na talaga nag-o-offer sila sa labas. And then, maraming mga bagay na nahuhulog-hulog dyan sa labas or kaya iniiyak. Okay, during ghost month, pilitin po natin, lalong-lalo na sa gabi, huwag tayong dumampot ng mga bagay na nasa kalsada, lalong-lalo na yung mga coins. Ang coins kasi, pag nakita ng ghost, binabantayan nila yan. Kasi they want money. Yun eh. Kaya hanggat maaari. So, pag kinuha mo yun, iisipin niya, inagawan mo siya. So, pag inagawan mo siya, magagalit siya sa'yo. So, pwede siyang magalit sa'yo at hayaan niya magkasakit ka, gagantihan ka niya. So, iwasan ninyo lumampot, lalong-lalo na yung mga coins. Okay? Number 30, iwasan magstay sa ilalim ng puno. Lalo na yung mga bahay na kung saan may mga nakapaligid na puno. May mga bahay pa na ganun. Okay? Na talagang they love trees. So, ang puno kasi, ang paboritong lugar ng mga spirit. Doon sila nag-i-stay. So, pagka nakita nila na palagi ka nag-i-stay sa ilalim ng puno, kasi masarap naman talaga magpahinga sa ilalim ng puno eh. Pero wag during the ghost month. Kasi maaari ka nilang pagtripan o kaya naman maaari ka nilang gambalain din. Kasi ginagambala mo sila eh. Kasi ito lang yung panahon na kung saan nag-i-stay sila doon, malakas sila during the ghost month. Okay? Kaya, that pare, iwasan nyo magstay sa ilalim ng puno. Okay? And then number 31, during the ghost month, tayo mga Pilipino, lalo na ngayon, kumpleto tayo sa bahay, mahilig tayo magkwentuhan. So, hanggat maaari, umaabot din tayo sa kwentuhan ng tungkol sa mga ghost stories. Paborito natin yan. Okay. Ngayong ghost month, hanggat maaari, huwag kayong magkwentuhan ng tungkol sa ghost kasi nakikinig sila eh. So, pag nakinig sila, maaari silang sumama. At pag sumama sila, maaari silang magparamdam sa inyo na siya ay present. So, para hindi kayo matakot o para hindi kayo lapitan ng ghost, huwag na kayo magkwentuhan ng tungkol sa ghost. Okay. And then, ang pinakalast naman, syempre, yung pinakalast, huwag tayong magsabi during the ghost month, huwag tayong magsabi ng ghost. Instead na sabihin natin na ghost, sabihin natin good brother or kaya good friend. Yun ang itawag natin sila kasi may good nga. Ibig sabihin yun, para manatili silang good sa inyo. Di pa mas magandang ang pakinggan kung nakakaring tayo ng mga positive word. Ganun din naman ang mga ghost. Pag tinawag mo silang good, natutuwa din naman sila. So instead of harming you, ang gagawin nila, nagbibigay pa sila ng mga blessings ng kung ano-ano. So, dyan nag-e-end yung ating mga don'ts na gagawin natin. So, ibig sabihin yan, iwasan niya yan ha, iwasan niya yung mga tips namin na yan kasi malaking-malaking bagay yan para noon maging okay ang ating ghost month. May pandemic na tayo na kinakarap ngayon, so dadagdag pa yung ghost month, so iwasan na natin. Yan, makakatulong yan sa atin. And, ngayon naman, paano naman natin gagawin na makontra yung mga sinabi natin, okay? Ano ba yung mga pwede pa natin ibang gawin? Okay. Unang-una, ano ba ang mga pangontra during the ghost month? Okay, ang dami-dami pwedeng gawin. Pwede tayong mag-offer ng food sa labas ng bahay. Ang tanong, ano ba yung mga dapat natin i-offer? Unang-una, ang dapat natin i-offer sa labas ng bahay, yung mga food na paborito natin ng mga, yung mga food na mga paborito ng mga yumao natin kamag-anak or mga mahal sa buhay. Or kaya naman, pwede rin kayong mag-offer ng mga katulad ng wine, ng cigarette, ng meat, ng peanuts, ng cooked rice, ng fruits. Ang dami niyo pwedeng ialay during the ghost month. Okay, pwede rin kayong mag-offer ng mga ng king paper, tsaka fake money, hell money. Ang gawin ninyo, sunugin nyo yan sa harapan ng bahay. Okay, para noon, kasi nananabik din naman sila, ang mga ghost nananabik din naman sila sa pera. So, naaamoy kasi pag sinunog yon yung mga fake money na yan, umaabot sa kanila, hindi, naaamoy nila yan. So, masayang masaya sila.
Okay, pwede rin kayong gawin niyo yung pagsusunog niya sa harap ng bahay. And as much as possible, during the whole Ghost Month, mag-incense kayo sa harap ng bahay, lalong-lalo na sa gabi. Okay, bago dumili, mag-incense na kayo ng 2 piraso. Ilagay niyo po sa isang baso na mayroong lupa or buhangin. And then, doon niyo lang po sa harapan ng bahay. Pwede rin po kayo magsindi ng 2 every night. Pulang kandila po. Para po yun po yung light nila at maging gabay nila. Okay po. Yun, pwede niyo po mga gawin yung mga yun. Okay. Kung merong may sakit sa pamilya, or kaya merong bata, or kahit sino pwedeng gawin ito, kahit hindi may sakit, gawin niyo to. Maglagay kayo ng, maaari kayong maglagay ng rock salt. Yung rock salt na yan, lagyan niyo ng tubig. Tapos yung tubig na yan, yan may tubig na, ilagay niyo sa tabi ninyo. Okay? Kasi ito, you are driving away the bad spirit at the same time, nag-a-absorb siya ng mga negative energy sa kwarto ninyo or sa kung saan kayo natutulog. Okay? Malaking bagay yan. Gawin nyo yan. Okay? Hayaan nyo lang yan ng tubig na, ayan, baso may asin at saka tubig. Hayaan nyo yan the whole Hungry Ghost Month. Okay? Number 4. Okay. Dali lang. Number 4, panatilihin natin nakabukas ang ilaw, lalong-lalo na sa harapan ng bahay. Hanggat maaari din, gawin natin maliwanag yung buong bahay natin. Pagkagabi, yung mga corner light na mga madidilim na area, ilawan ninyo. Okay, kasi para nun, kasi yung ghost ayaw din ng maliwanag para hindi siya magstay sa loob ng bahay ninyo. Buksan niyo yung ilaw sa harapan ng bahay. Okay, number 5. Yung mga bedsheet natin, yung mga linens, yung mga curtains, hanggat maaari, gumamit tayo ng mga bright color para nun mapanatili yung sigla ng bahay. Okay? Kumbaga, kasi kailangan natin ng mga positive energy sa loob ng bahay. Okay? Iwasan, hanggat maaari din, panatilihin masigla ang loob ng bahay. Iwasan ang pag-aaway. Kasi natutuwa ang ghost kapag kami nag-aaway. Okay? I-maintain natin yung ating positive attitude. Hanggat maaari, gawin natin yun during the ghost month. Kasi weak ang energy natin yun. Okay? And then sa bahay, magpatugtog tayo ng mga masasayang musika. Kasi yun, nakakatulong yun para ma-change yung atmosphere or yung energy ng bahay. Gawin niyo yun, lalo na ngayong ghost month. Pag nakakaramdam ng danger or takot, sabihin niyo lang ganito ha, pag meron kayo nararamdaman na danger, paulit-ulit, hanggang sa maitaboy niyo sila papalayo. I-recite niyo lang ng i-recite yan, lalo na kung nakakaramdam kayo ng takot or kung nag-iisa kayo. Okay, kasi ang hum, yan ang foundation ng all prayers and mantra. Kaya malaking bagay yan kung sinabi kong yan. Hum. Okay, and then sa mga nagbibiyahe naman, hanggat maaari, pwede kayong kumuha ng ampaw, and then magkat kayo ng ano, ng lemon, or kaya ng, magkat kayo ng lemon, or kaya ng orange, yung peel. Orange, tapos nung may ilagay nyo sa envelope, tapos isama nyo, ilagay nyo sa sasakyan ninyo. Okay? Para to stay protected. Gawin nyo yun. Okay? And then, sa bahay din, pwede kayo mag-sprinkle ng rock salt. I-sprinkle nyo yun sa doorstep ninyo, or kaya sa bintana. Para ma-cleanse yung energy ng bahay. Okay? Number 12, pwede rin kayo mag-sprinkle ng holy water sa ano niyo, sa main door niyo, sa doorstep niyo. Para makakatulong 'yon to drive away evil. Gumamit ng mga protective mantras, gamitin niyo yung katulad ng mga bracelet, pendants, gumamit kayo noon. Okay, katulad 'yan, meron tayong mga nandito katulad niyan. Alam niyo ba na ang jade, na hindi lang ang black onyx or ang obsidian or ang tiger's eye ang nakakatulong para magtaboy ng mga bad spirit. Even ang jade, nakakatulong siya, ang jade. Kumbaga, kung meron kayong mga jade, isuot niyo yan palagi. And then, even ang mga gold natin, yung mga precious stones natin, and
yung mga mag-alahas tayo, magsuot tayo during the ghost month. And then, lalong-lalo na yung diamond kasi nakakatulong yun pang, pang repel ng evil or ng bad luck. Okay, gamitin nyo yan. And then, pwede rin kayong, ano, pwede rin kayong mag-display ng mga holy deities o katulad ng mga god, katulad ng yung sa atin, yung mga ninyo, or kaya naman yung mga pangon pa, facing the main door. Pwede kayong mag-display nun. Pwede rin kayong maglagay ng chongkwe. Ito, ang chongkwe is a ghost fighter. Kung papansinin ninyo, kaya takot ang ghost dito kasi yung mukha niya nakakatakot. So, para siyang galit. Ngayon, ang ghost natatakot kasi akala niya galit din sa kanya, and then at the same time, kasi nga yung mukha niya, kumbaga ang real kasi na chongkwe, mapupula yung mga mata. So, takot doon ang ghost. Kaya, maglagay kayo ng chongkwe sa negosyo ninyo, sa bahay ninyo, sa opisina ninyo, facing the main door. Makakatulong yan. Pwede rin kayong maglagay ng ano, ng kwangkong. Kasi ano to, warrior naman ito. Pwede nyo itong ilagay sa inyong negosyo para hindi para mabantayan yung mga wealth ninyo. Okay? Pwede rin kayong gumamit ng mga pudog. Katulad yan, yan nasa site ko. Pwede kayong maglagay sa entrada ng bahay or sa opisina or sa negosyo. Kasi ang pudog, dahil yung fierce na mukha niya, nakakatakot. So, hindi papasok ang mga bad spirit. Okay? Kumbaga, ilagay niyo yan, pwede yan, makakatulong yan. Okay. And then, yung naman pintuan ninyo, pwede kayong mga mag-decorate ng mga bright na mga beautiful paintings. Ihang nyo yan. Kasi it will drive away bad luck. Okay? And then, maaari din kayong, maaari din tayo na, lalo na yung mga girls. Hanggat maaari, panatilihin ninyo na meron tayong sinusuot ng mga protective amulets. Pwede kayong gumamit, magamit ng, or mag-carry ng mga ganito. Mag-carry ng chongkwe amulet or ng evil's eye amulet. Yung kung meron kayo, gamitin nyo ngayon. Kung naitabi nyo nun, gamitin din nyo. Baga, insensuhan nyo lang para ma-empower din siya. Pwede rin kayo gumamit ng mga chongkwe necklace. Yan, gamitin nyo siya. Or katulad nga ng sinasabi ko, lagi ko ini-insist, yung iba ninyong mga gemstones, katulad ng mga yung mga bato-bato natin na nasa bahay. Pwede niyo mga crystals ninyo, pwede ninyong i-display sa bahay, makakatulong din yun to deflect the bad energy. Okay, ngayong ghost month, pilitin natin na mag-ingat para hindi na madagdagan pa yung mga problema natin. Kasi nga may pandemic na tayo kinakaharap, tataas pa yan yung tinatawag natin na mataas na energy during this month, yung yin energy. Kasi maaaring bumaba ang negosyo, ganun, yung kita ng negosyo, medical problems, tragedies, accident, alam natin during that ghost month, nangyayari at nangyayari yan. Okay, yan po muna sa ngayon, abangan nyo po ulit yung iba pa naming tips para sa ghost month or sa iba pang mga bagay, mag-a-upload po kami. For more updates and more tips about Feng Shui or about Ghost Month, please like, follow, share, and subscribe our Facebook page, Neo Treasure Feng Shui. I-include nyo na rin po yung aming Instagram and YouTube. Marami po kami mga ina-upload dyan na mga videos para po mapanood ninyo at nagbibigay kaalaman sa inyo. Makakatulong at makakatulong po yun. Meron din po kaming ginawang group, mga pampaswerte sa bahay, sa buhay, at sa negosyo. Okay? I-add nyo rin po kami doon. Marami kaming tips na ina-upload. And then, yung page po namin na Neo Treasure, Feng Shui, abangan nyo po. Gagawin po nating active yan para po sa mga updates namin na ibibigay sa inyo. And watch out po for our next live videos. Thank you, thank you for watching, and good evening. Bye bye. Finish. So, bye.